we just found out po kasi na kasal na sa ibang babae si Dr. Benitez bago pa siya ikasal kay Tita Lyneth. Yan po yung marriage certificate niya. Kilid na po ba si Tita Lyneth? Pwede ba? Tumigil ka na! Dahil wala akong ginagawa masama! I don't believe this! Both of my parents are criminals! Kung may nagawa man ako, para yun sa mga taong mahal ko! So, totoo nga? Ikaw ang pumatay kay Irene! Huwag ka nang tatawag! Lyneth, pwede pa wag mo naman pag-isipan yung dad ko ng ganun? Your mom is safe with my dad! Paano ko malalaman yun? Hindi ko nga alam kung nasan sila! May alam ako kung saan sila pwede pumunta. May vacation house kami just outside the city. Gusto mo samahan ko kayo para mapakita ko sa inyo na hindi masamang tao yung dad ko. Nagawa mo ba yung pinapagawa ko sa'yo? Kiniremate na po namin kanina yung bangkay ni Irene. Gusto niyo po padala ko yung abo sa inyo? Padala ko lang sa'yo yung extra bayad pa. Yan! Ayun, salamat pa, boss! Eh, boss, hindi pa natin nai-cremate yung bangkay. Siyempre, yan lang ang masabihin ko pa yun. Eh, gagawin naman mamaya. Narinig ko meron kang sinisigawan. Sino ba kausap mo? Si Analyn? Si RJ? Hinahanap na nila ako, ano? Hindi sila Analyn yun. Hindi ka nila mahanap dito. Dito lang pwede dali na tatay mo si Lyneth. Ito lang po yung property na alam ko pwede nalang puntahan eh. Baka ayaw mo lang sabihin kung nasaan yung tatay mo. Regan, sabit ka na nga lang, nagugulo ka pa. Pwede ba huwag na kayo mag-away? Kaya hindi ko pa rin talaga makontak si nanay. Ari, ikaw, hindi ka ba talaga kinukontak ng tatay mo? Eh, hindi rin sumasagot eh. Maganda gabi po. Hinahanap po namin si Daddy. Andyan po ba? Eh, wala ho siya eh. Huh? Saka hindi naman po siya nagpasabi na pupunta siya rito. Gusto niyo pong pumasok muna? Huh?
Sino ka? Sir, magandang gabi po. Sir, ako po yung inutusan ni Sir Gary na mag-grocery para sa inyo. Ako po si Arman. Bakit tawag niyo po yan? Maganda eh. Gusto ko. Salamat, Arman. Ako pala si Doc Carlos Benitez. Boss Doc, paano niyo pong nakilala si Sir Gary? Matagal niya na pong di pinaparentahan tong bahay. Tsaka nasa Canada na po kasi siya. Uncle ko siya. Nabili ko tong bahay last month. Teka, paano ko nakapasok dito? Ay, may susi po ako, Boss Doc. Ako rin po kasi naglilinis itong bahay. Ay, sige po, una na po ako. Bukas ko na lang kukunin yung bayad. Sige, Arman. Salamat. Salamat po. Alam mo, Analyn, baka nag-overthink ka lang. I mean, baka may ibang plano sila ni Tita Lyneth. Siyempre, mag-overthink ako! Ang dami ng kasinungalingan ng daddy mo, Harry! Tapos ngayon, hindi pa natin sila mahanap! Paano ako makakampante na kasama niya yung nanay ko? Analyn, hindi sa dinidismiss ko yung worries mo, ha? But my dad loves Tita Lyneth. He'd never do anything to hurt her. Harry, mag-isip ka nga! Ano ka ba? Pwede bang tigilan mo yung pagsabi na hindi kaya saktan ng tatay mo si nanay? Kasi sa umpisa pa lang, niloloka niya na yung nanay ko! Kasi kasal siya kay Tita Irene! Analyn, mabuti pa maghiwalay tayo. Puntahan mong Lola Susan mo. Harry, magtanong tayo sa mga kaibigan ng tatay mo. Regan, pumunta ka sa pulis. Tara na. Sige, sir. Panang maraming salamat po. Lyneth, pinag-gosel kita ng mga paborito mo. Pasensya ka na. Hindi ko gagawin sa'yo ito kung di lang kailangan eh. Dahil sukul na ako. Huwag ka na magdahilan! Lumayo ka sa akin! Sinumanig ka! Lumayo ka sa akin! Lumayo! Sinumanig ka! Kalagdan mo ako dito! Kalagdan mo ako! Tignan bilang asawa mo. Sabihin mo nga sa akin, paano ko magagawa yun? Pagkatapos ng ginawa mo to sa taong naging parte ng buhay mo? Yung mga ex mo, ilan sa kanila naging biktima mo? Ha? Yung ex-wife mo, ikaw ba ang pumatay sa kanya? Ikaw ba? Eh, hindi, Lyneth. Maniwala ka sa akin. Maniwala? Hindi ako mamamati tao. Sabihin mo nga sa akin, paano ako maniniwala sa'yo? Paano? Pinatayin mo si Irene!
Carlos na yan. Nagsisisi ako kung bakit bumoto pa ako sa kanya. Eh kasi naman kayo, Chang, eh, ayaw niyo maniwala sa akin na red flag yan. Naging gumiyaw na. Nina! Asan ang tatay mo? Hinahanap niya na po si Doc Carlos, tapos sinamahan po siya ni Harry. Alam mo ba, na yung Carlos na yan pala, kasal pa kay Irene nung nagpakasal siya sa nanay mo. Alam mo ba yun? Opo, Lola. Alam ko po yung niloko niya po si nanay. Gusto ko siyang tirisin! Pag nakita ko yun. Ninang, nakausap niyo na po ba si Ate Joyce? Oo na. Galing na kami sa presinto. Nakuha na siya ng statement, tsaka magpa-file na siya ng official complaint niya. Kasi ako, ang sabi ng mga pulis, hindi sila makakilos hanggat walang formal complaint at walang warrant of arrest. Yung katawan po ni Tita Irene, kailangan mahanap po natin yan, masurrender sa mga pulis kasi baka mamaya mayroon pong ebidensya doon na pwede mag-link kay Doc Carlos, di ba? Alam ko kung saan tayo dapat maghanap. Alin ka na! Ngayon na! Lyneth, hindi ako makita. Hindi niyo kilala si Erin. Tuso siya. Manluloko. Miserable siyang tao. Hindi niya tanggap na masaya ako, kaya bumalik siya dito. Binigyan ko siya ng pera, pero kulang pa yun. Pinagbantahan niya ako. Pati ikaw, gusto ko niya saktan. Kaya, Lyneth, lumiit ang paningin ko. Iit ang ulo ko. Kasi dinamay ka niya. Pero Lyneth, hindi ko sinasadya. Pinilit ko siya buhayin. Paulit-ulit. Pero wala. Wala akong nagawa. Ay, doktor ako eh. Responsibilidad ko siya. Kaya Lyneth, matakot ako eh. Hindi ko alam magagawin ko, kaya tinago ko siya. Pero Lyneth, maniwala ka. Hindi ako mamamating tao. Lyneth, maniwala ka. Maniwala ka, Lyneth. Hindi ako mamamating tao. Pero Lyneth, tawarin mo ako. Pero kung nagawa ko sa ito, sana huwag mong isipin na kaya kitang saktan. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ganito ka pala magmahal? Tingnan mo nga kung anong ginagawa mo sa akin. Tinali mo ko? Ang sabihin mo, demonyo ka talaga! Demonyo ka! Lyneth, hindi ko naman gagawin sa'yo ito kung hindi ka na nagpanik eh. Ako ba ngayon may kasalanan? Ako sisisihin mo? Ako sisisihin mo sa lahat ng mga ginawa mo, sa lahat ng mga kasalanan mo? Ang sabihin mo, demonyo ka talaga, mamamatay tao ka! At kahit ilang beses mo pa ako saktan, walang magbabago! Wala! Kriminal ka pa rin, mamamatay tao ka! At mananagot ka oras na makita yung bangkay ni Irene. Mananagot ka! Hindi na mangyayari yun.
dahil hindi na nila makikita si Irene. Okay na, ha? O sige na, handa muna yung pork cremation na para go na tayo. Basta boss, yung balato. Oo, ako nang bahala sa'yo. Sige. Ikaw pa ba mawawalan? Sige, boss. Ay. Magandang gabi po. Ano po bang maitutulong ko sa inyo? May tatanong lang kami sa'yo. Kilala mo ba itong babaeng to? Ito na naman. Alam nyo, bentang-benta na itong babae na to. Ano po ibig niyo sabihin? Eh kasi may mga naghanap din sa babae na yan. Pero wala na po kasi katawan dito eh. Eh may nag-claim na po yung asawa niya. Ha? Eh, paano po mangyayari yun? Eh nawawala din po yung asawa niya. Paano po makiklaim? Ewan ko. Hindi ko alam. Basta wala po dito. Pwede na po kayo umalis. Ay! Huwag mo kaming pinaglululo ko, ha? Nakita ko ang bangkay ng babaeng ito kagabi sa saklaan. At alam kong sa'yo kumukuha ng bangkay si Norma. Oo, pero wala namang ganyang itsura dito eh. Kaya pwede po ba umalis na kayo? Ikaw, kuya, walang bangkay. Sinasabi ko sa'yo, kuya, baka tinatago mo na yung bangkay sa amin. Sinasabi ko sa'yo, masasangkot ka sa krimen ng asawa niya. Ano sinasabi mong krimen? Kuya, makinig po kayo sa amin. Kailangan po kasi na maimbestigahan po yung katawan po ni Miss Irene Benitez. Kasi kailangan po namin malaman kung meron po bang foul play sa pagkamatay niya. At para rin po mas malakas po yung kaso po laban kay Don Carlos. At yung Carlos na yun, hawak si Lyneth. Pag may nangyaring masaba kay Lyneth, may kasalanan ka rin. Aba, labas na po ako dyan. Pasasan ako itong punerarya mo at isusumbong kita sa pulis. Lola, marami na po nagbanta sa amin ng ganyan. Wala din nangyari. Tsaka wala na nga akong ipatay dito eh. Boss! Boss, ready na yung patay for cremation. Miss, bawal dyan! Sumali ka! Hey! Teka lang, bawal nga kayo dyan! Hindi naman kayo kamag-anak eh! Teka lang, ma'am, bawal kayo dyan! Ano ba? Tita Irene! Kayo. Bibidyohan ko to para mapasalan ko na rin. Tingin ka! Naglalabas kayo ng bangkay dito para sa saklaan nyo? Pagkatapos ngayon, susunugin nyo agad dito ng bangkay na ito? At saka nasan yung permit nyo galing sa City Hat Office? Saka ba't wala po yung mga kamag-anak niya dito? Alam nyo ba may kamag-anak ito galing sa Amerika na darating? Pwede kayo ipakulong! Kaya nga, siyang binibidyo ko na yung mga hayop na yan. Itigil niyo yung pagbibidyo. At ako titigil! Ipapakulong ka namin! Gusto mo ba na ako? Itigil niyo yung pagbibidyo! Isasa na namin ito po ang kanya mo! Napangutusan lang po kami! Ha? Opo. Napangutusan lang po kami talaga eh. Eh, sino nag-utos sa inyo? Siya ba? Siya nga po. Analyn. Tay! Bakit raw pinapakremate ni Carlos ang katawan ni Irene? Hindi ko nga po alam eh. Basta ang alam ko po ngayon, kinakausap po ni Lola yung mga polis. Tapos gusto niya po na ipareport po yung punerarya. Aba, dapat lang. Sa ginagawa ni Carlos, mas lalo siya namumukhang guilty sa nangyari kay Irene. Dapat sa kanya makulong. Dad! Konting preno naman. Bakit kulong agad? It doesn't even prove anything yet. Anong wala?
Eh kaya nga gusto ni Doc Carlos makimate agad yung katawan ni Tita Irene kasi alam niya may ebidensya doon na pwedeng maling sa kanya. Analyn, let's not jump itong conclusions naman. Kung tutusin, my dad has every right to request for a cremation. Dahil technically, mag-asawa pa rin sila. Husband pa rin siya sa papel. Eh kung talagang may concern siya kay Tita Irene bilang asawa niya, bakit hindi man lang siya nag-request ng autopsy report? At pwede ba? Huwag mo nga i-condone yung ginagawa ng tatay mo! Huwag mong gawing defense na kasal sila kasi yun nga yung point ko eh. Niloloko niya yung nanay ko! Teka nga, Analyn. Wala bang nagawang tama yung daddy ko sa'yo? Oo, madami! Pero yung pinag-uusapan natin ngayon, bakit hindi mo na lang ako sagutin? Kung talagang may care si Doc Carlos kay Tita Irene bilang asawa niya, bakit gusto niya ipakremate agad? Ha? Bakit hindi man lang niya kausapin yung mga kamag-anak ni Tita Irene? Bakit hindi niya alamin kung ano yung nangyari kay Tita Irene? Kasi alam nating dalawa na siya yung may gawa nun! Analyn, baka yun na nga ang gusto niyang gawin. Baka gusto niya lang magpahinga na ang katawan ni Tita Irene after being yung sasaklaan. Please, Harry! Alam natin na hindi yung intensyon ng tatay mo! Alam natin na ginawa niya yun kay Tita Irene! Pwede ba huwag mo nang i-deny? Alam mo, sumusobra ka na eh! Tama na! Ako yung sumusobra! Sumusobra ka na! Ako yung sumusobra! Sumusobra ka na! My dad is your stepfather! Harry! Bakit pati siya dinidiin mo? Eh dapat nga you're the one who's supposed to defend him! I-defend ko siya? Seryoso ka ba? I-defend ko yung tatay mo? Nilaloko niya na nga yung nanay ko eh! Alam mo, Harry, hindi ako magtataka kung siya yung pumatay kay Tita Irene kasi kaya niyang manakit ng babae kasi nasaktan niya yung nanay ko! Analyn, Harry, tama na. Nagkasakitan na kayong dalawa. Analyn! Dad! Lyneth, baka gusto mong palit para komportable ka. Ito, bigyan kita ng egg sandwich. Ayoko. Gusto mong maging komportable ako? Pakawalan mo ako dito. Huwag ka na mag-resist. Dahil hindi ko hahayaan makatakas ka dito. Kaya, ayusin mo ang pagsagot mo. Sasabihin ko kahit anong gusto kong sabihin. Saan mo galing ang angas mo? Hindi ka naman dating ganyan. Bakit? Hindi ka rin dating ganyan. Ang sabihin mo, wala kang pinagbat. Anong sabi mo? Harry. Ano ginagawa mo dito? Relax. I'm not here to add salt to your wounds. Pagpasensyahan mo na si Analyn. I can relate to you kasi ganyan din yung pinagdaanan ko kay mommy. Relate? Huwag mo ikukumpara yung dad ko sa mommy mo. Your mother is evil! Wow, ha? Kung alam mo lang. Kung alam ko lang ano? Kung alam ko lang ano? Kung alam ko lang na iinsultuhin mo ko while I'm trying to sympathize here with you, sana hindi na lang kita kinocomfort. Edi umalis ka! Harry, I have to tell you this. You have to prepare yourself. Kasi alam mo, sometimes yung taong iniidolo natin, yung mga taong akala natin di kayang gumawa ng masama, ng mali,
sila pa pala yung sandarin. Kaya pala nalang pumatay ng tao. Your concern sounds like an accusation. Alam mo yun? I'm just sharing my experience. Kasi kadalasan, our biggest heartbreak comes from our parents. Hindi ko na po alam kung kanina pa po ko hingi ng tulong. Kaya andito po ako ngayon. Sa inyo po ako lumalapit. Pinagdarasal ko po si Nanay, pati na rin po si Doc Carlos. Sana po huwag po siya maging selfish. Sana naman po maisip niya na nag-aalala po kami para kay Nanay. Sana lang po talaga mali po kaming lahat ng iniisip. Sana po talaga walang kinalaman si Doc Carlos sa lahat ng to. Hindi ko naman po gusto uwain si Harry. Gusto ko lang naman po bumalik yung nanay ko. Gusto ko lang po siya makita ulit. At kung nasaan man po si nanay, sana ligtas po siya. Wala. Sorry. Sorry kung nasabi ko yon. Ang ibig kong sabihin, simula ngayon, aayusin ko na yung pakikipag-usap ko sa'yo. Kasi, naiintindihan na kita. Naiintindihan ko na kung bakit nagawa mo ang lahat ng to. Pero Carlos, wala ka pa rin binatbat. Aray! Aray, Lyneth! Dropping hints already about that guy kay Lyneth. Sinabi ko na nga na merong something yan, Carlos, na yan. Nakikiusap po kami sa inyo, lalo na sa naging malapit kay Doc Carlos. Kung kinontak kayo, o kung alam niyo kung nasaan siya, please, let us know. Alam mo, Zoe, napapansin ko, lapitin ka ng mga criminal types, no? Si Dax, yung nanay mo, tapos si Doc Carlos. Why kaya?